Hello guys. Ayun nata, ito na naman oh si Kevin's Vlog. At mag-isa na naman tayo rito sa planta. Gabi guys at samahan niyo ako mag-putol ng papel. At wala na naman yung cutter dito. Ako na naman lang. Different tayo. Tapos yung papel tayo magpuputol. Pero okay lang guys. Yakan-yakan natin 'yan. Tara, samahan niyo ako. Isa na naman dito sa planta. Ayun, samahan nyo guys, magputol ng papel. Magputol na ako ito. Marami yan. May natitira pa ng ilang resma. So, samahan nyo ako pag magputol lang. So, ayun. Ang dami nga pala ito guys. Ayan pa yung iba oh. Ito yung naputol-putol na. Nagpas tao. Matangkad pa sa akin. So, napakarami yan guys. At ang trabaho na yan yung ano, takip sa broste. Ayan. Bukas ko babanatan niya at sa ngayon iputulin ko muna yung papel. Stress na yung lolo niya oh. Kulang na sa tulog. Agad pa sa trabaho. Diba? Saan ka pa? So, samahan mo lang ako guys. At natuso natin yung pagpapagal nito. Ito nga pala guys yung buhay ko rito at print to tapos putol ko ng papel akin lahat kaliwag kanan yung makina for colors so mag-fitish lang tayo guys alam nyo na para sa ano para sa yun sa anak ko nakahirap guys lalim ko bakit nabigat yung papel at nakakayayat na yung buhay mo pero kaya natin yan ay Pinoy tayo. Bigat talaga yung papel guys. At isa pa, napakarami nito. Dami ito. 50 mil guys. 50,000. Bukas ko rarating yan. Yakin-yakin bukas yan. Putol ng papel dulo ay tagal na kasi yung air table niya hindi mahina yung mani kaya mabigat itulak. Napansin nyo pagka nakatak ko yung papel hindi tumirap ako kasi na yung table hindi mahina talaga yung mani hindi katulad sa normal na mga air table ng cutter suabi yung pagkatinulak yung papel napakalambot ito mabigat kasi na yung hangin kakapiranggit lang kahirap na hirap tayong hubutin yung papel.
Pagkaganitong unang salang pa lang, yung hangin niya malakas. Ayan. Malakas ang hangin niya. Pero kapag kayang blade na yan, buhaba na unang putol niya. Yung hangin, ano lang, kakapiranggot na lang. Kaya napakahirap itulak yung putol. Napakabigat. Dalawang wish mo na lang, guys. Matapos na natin. Guys, papantayin natin yung kamara nito kasi lalaga na natin taas. Bukas pa natin araranan yan ay may posibilidad na yung papel magbangka. Mahihirapan tayo bukas ng print. Papantayin natin yan, lalaga na natin yung medyo mabigat. Si pagka bukas guys, yung papel kapag di mo ginaganap, bumabay niya siya. Kaya baka ano yun. Kailangan dagan ng mabigat para flat yung patik. Nakatira dito, nakapasubra yan, dalawang rush na yung pasubra, hindi ko inubos na pinutol, back up ko yan, just in case na kulangin ako, may mahuhugot pa akong pasubra. So, nakuha na natin yan, ilalagay natin sa taas. Para yung papel lang hindi siya bumangka. Dadagdagan natin. Dadagdagan ko pa ng mas mabigat-bigat 'yan. Ang dami ng guys, 50 million. At mayroon pa ako ron sa naputol sa kabila. Ang na sa may likod ng machine ko. Ito na yung kulang. Tapos na natin 'yan. Mayroon nga pala ako rito, guys. Na pigprint kanina ng umaga. Pinapansin ko sa live ko. Ito 'yun. Ito yun. Ang papel nito, guys, silver. Kaya kita mo, napakakintab ko. Diba? Yan. Matagal na ako rito sa imprinta na to, pero ngayon na ako nakapag-print ng ganitong papel. Ayun pa, oh. Ayun pa, guys. So, hindi ko alam kung matutuyo to, pero yung tinta naman na ginamit ko rito ay linagyan ko ng dryer face. So, baka sakali na matuyo. Kasi first time ko talaga mag-print ng ganito. Sa ibang mga imprinta rito, para may ganyan yung ginagawa nila sa mga packaging.
Kaya yung ginagawa niya lang pipiprint. Minsan may gold, silver, yung papel. Mahirap kasi yung ganyan kasi may pundo, matagal matuyo yan. So mayroon naman yung ano, mayroon naman na, yun nga, sabi ko kanina, dryer case. Ito yung nilalagay namin guys. Para matuyo lang yung papel. Sa mga plastic, ganyan. Ayan o. Kita nyo guys, dryer case, ayan nakalagay pangalan o. Ayan yung laman yan. So, linagyan natin yon. Siguro, baka matuyo rin kasi sa ibang imprinta, ganyan ginagawa nila. Mga natutuyo din naman. Ayan. Malinis yun yung imprinta, guys. Ako lang mag-isa. Ayun, salamat, guys. At grabe yung pet ko. Walang gaanong tulog kasi alam nyo na, Ramadan. Yung trabaho namin dito ay paputol-putol ng oras. Tapos uuwi ng mga alanganing oras sa hapon, babalik sa gabi. Ganun. So yun lang guys, at i-share ko sa inyo kung ano yung trabaho ko rito, kung ano yung ginagawa ko. Kaya ito lang sa araw-araw. Tapos akyat dun sa accommodation namin. Ganun lang. So yun lang guys, salamat sa mga panonood. See you next vlog. Love you all. Bye-bye.